Ikadalawamputsyam ng Hulyo, Miyerkules, Paggunita kay Santa Marta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang makiramay sa kanila dahil sa pagyao ng kanilang kapatid. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay. At sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon, alam kong anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babangon ang kapatid mo." Sumagot sa kanya si Marta, "Alam ko na babangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon. Naniniwala nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na dumarating sa mundo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Ang kamatayan ay isang katotohanan at katiyakan. Hindi guni-guni lamang ang kamatayan dahil lahat tayo ay hahantong sa katotohanan ito sa kanya-kanyang takdang oras at araw. Hindi rin ito isang posibilidad lamang na maaaring mangyari o hindi. Kaya walang sino man sa atin ang dapat magsabi na, "Siguro mamamatay din ako." Dahil ito ay isang katiyakang haharapin nating lahat. Ang katotohanang mamamatay tayong lahat. Ngunit kung ang kamatayan ay isang katotohanan at katiyakan, ipinapahayag naman sa atin ni Jesus na ang kanyang mga salita ay katotohanan at may katiyakan din. Dahil alam nating hindi sinungaling ang Diyos, kung kaya't kaya nating panghawakan at panaligan ang kanyang mga salita. Malinaw ang kanyang mga pahayag sa atin. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay, at hindi kailanman mamamatay ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa kanya. Ito ang ating sinasampalatayanan, dahil ito ang katotohanang itinuturo ni Jesus at ng ating pananampalataya. Pagsasagawa. Katulad ng tanong ni Jesus kay Marta, sumasampalataya ka rin ba kay Jesus bilang muling pagkabuhay at buhay?